Mapagpalang Kwaresma at mga mahal na araw po sa inyong lahat. Ngayon ay tunghayan natin at pagnilayan ang buhay ng isang tao na dati ay napakadilim dahil siya ay nabulid sa isang kulto at naging pari pa na satanista. Pero dahil sa tulong at gabay ng Diyos, nagkaroon ng tunay na pagbabago. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, nagbalik siya sa ating Panginoong Hesukristo at naging isang banal na tao. Ang kikilalanin natin ngayon ay si Blessed Bartolo Longo. Si Bartolo Longo ay isang Italiano mula sa mabuting Katolikong pamilya na araw-araw ang sama-samang pagdarasal ng Rosaryo. Tulad ng ibang kwento ng mga anak mula sa pamilyang Katoliko, nagbuhay rebelde si Bartolo pagdating sa kolehiyo, nabarkada sa mga tumitira ng droga na nahumaling din sa mga kultong sumasamba sa demonyo. Natuto siyang mamuhi sa mga pari, sa simbahan at maging sa Diyos. Nahirang pa siya ng mga kasama niya na maging isang paring satanista. Subalit, nalublob si Bartolo sa kalungkutan, sa depresyon at mga panggugulo ng demonyo. Naglaho sa kanyang puso ang kagalakan, pati na ang Diyos na wala sa kanyang buhay. Napuno siya ng kalituhan, ng galit at puot, nerbiyos, at habang lumubog pati ang kanyang katawan at naapektuhan na pati ang kanyang isip. Sa pamamagitan ng isang panaginip, hinikayat siya ng kanyang namatay na ama na magbalik sa Panginoong Diyos. Isang paring Dominican ang tumulong sa kanya na magsisi, magkumpisal at muling magbalik sa simbahan at sa mga sakramento. Bagamat matagal din bago niya napatawad ang kanyang sarili at bago niya kinilala na tunay na nga siyang pinatawad ng Diyos. Naging member siya ng Third Order Dominicans at nakapag-asawa ng isang mabuting babae. Sa loob ng 50 taon, pinalaganap niya ang banal na rosaryo, nagtatag ng mga paaralan para sa mga mahihirap at ampunan para sa mga anak ng mga bilanggo. Anong aral ang ating makikita o mapupulot kay Bartolo Longo? Ngayong panahon natin, sikat ang exorcism dahil totoong maraming mga tao ang nahuhulog sa patibong ng demonyo, lalo na sa mga gawaing occult o satanista sa internet, sa social media at maging sa mga hindi inaasahang mga lugar kung saan naroon ang mga kabataan at mga taong nawawala ng pag-asa. Bagamat maaari namang pag-usapan, pag-isipan at pagtuunan ng pansin ang kilos ng masamang espiritu, higit na dapat umasa at humawak tayo sa kapangyarihan, kabutihan at lakas ng Diyos sa katauhan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Mas matagumpay ang krus at muling pagkabuhay ni Kristo sa anumang pagkakatali at mga pakana ng demonyo. Lagi nating dasalin yung sinasabi natin sa Ama namin, "Huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen." Ngayon ay dasalin natin ang munting eksorsismo ni San Antonio de Padua para sa mga tukso at sa mga kaaway espiritual. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ngayon ay gumuhit kayo ng krus sa hangin at sabihin, "Masdan ang krus ng Panginoon, lumayas mga kapangyarihan ng kasamaan. Nagwagi na ang leyon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David. Aleluya." Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang leyon ni Huda at ugat o anak ni David ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo.
Makikita natin yan sa Revelations chapter 5, verse 5. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.